guys, welcome back to my channel. This is Wonderlust. Kumusta naman ang bawat isa? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, kindly hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are keep updated and notified sa next nating mga video. So for today's video, actually, this is a bit exciting. Okay? Para ito sa mga gustong mag-asawa dyan, sa mga singles na gusto ng mag-asawa or atat na ang mag-asawa. Pero bago kayo pumasok sa ganitong klaseng sitwasyon, kailangan nyo munang alamin. Kasi nga, yung marriage, there's no such thing as a perfect marriage. Kasi nga, ito ay binubuo ng dalawang imperfect na tao. O diba? At hindi ito para isang mainit na kanin na pag mainit ay pwede mong iluwa or katulad ng damit na pag-ayaw or hindi mo gusto, hindi mo type, pwede mong palitan. So, may mga sekreto talaga ang mga mag-asawa kung bakit sila nagtatagal na napapanindigan nila yung kanilang vow. Kasi nga yung marriage, when you commit sa ganitong klaseng relasyon, this is not a one-year contract. This is not a contract. Rather, it requires commitment. It requires a lifetime commitment. Ayan, so ano nga ba yung mga sikreto na gusto kong ibigay sa inyo kung bakit may mga relasyon na talagang tumatagal or talagang nagso-survive in the test of time? Number one is, ito na. Dapat, alam nyo na mag-partner na bawat isa sa inyo ay meron talaga kayong mga nakaraan. Wala ni isa man sa atin na walang nakaraan, o diba? So, dapat mong you are aware of that, na meron siyang nakaraan. In fact, minsan meron pang mga dark na nakaraan or merong mga madilim na nakaraan. So, wag mo nang ungkatin yung past ng iyong partner. Stop digging the past of your partner kasi nga malamang na pagsisimulan lang yan ng away. Huwag mo nang alamin kung ilan yung naging ex niya, kung ano yung meron sa kanila, o diba? Kasi nga it's useless. Ano pa yung purpose na you keep on digging sa kanyang past na kayo naman na ngayon, asawa mo na siya. So wala ka nang magagawa, kailangan mo nang tanggapin talaga yan. O diba? Kasi nung tinanggap mo siya, kailangan full package yun eh. So, huwag mo nang ungkatin. Kasi ikaw din naman may past din. Pagsisimulan lang yan ng tension or pagsisimulan ng away nyo na mag-partner. Ang mahalaga naman talaga is yung kayo ngayon at yung magiging future nyo at ng yung pamilya. Ayan. Number two, dapat aware ka din na bawat isa sa inyo ay meron kayong mga weaknesses. O diba? Walang perfect na tao eh. Kung lagi mo na lang tinitingnan ang weakness ng iyong partner, malamang na ma-overlook mo yung mga strength niya na kaya niyang gawin sa inyong relasyon. Example, pag nakasama, sabi nga nila, malalaman mo lang ang kulay ng isang tao, ang tunay na siya, pag nakasama mo siya sa isang bubong or sa iisang bahay. So ngayon, habang tumatagal kayo na nagsasama, unti-unti niyong makikilala yung isa't isa. Halimbawa, ngayon mo lang pala nalaman na malakas siyang humilik. So, anong gagawin mo dun? Alangan naman na gisingin mo or di kaya paluin mo in the middle of the night. Hindi mag-aaway kayo nun. So, ang gagawin mo ay kailangan mong mag-adjust. Ang gagawin mo, lipat ka na lang ng ibang kwarto. Doon ka na lang matulog. O di ba? Kaysa naman na mag-aaway kayong dalawa. So, ganun. Kailangan talaga ng matinding adjustment pag magkasama kayong dalawa. Kasi nga, alalahanin natin na may weakness siya, ikaw din naman meron, wala kayong, hindi kayo perfect. So, habang nagsasama kayo, kailangan nyong mag-adjust sa isa't isa. Kailangan nyong pag-usapan ang mga bagay-bagay, hindi nyo kailangang mag-away. Actually guys, sa mag-asawa, I've learned na kailangan talaga walang ano dyan eh, walang lamang or walang sino yung boss, kundi kailangan you have to meet halfway. Kailangan half-half kayo. Parang yung relasyon nyo is dapat para kayong mag-best friend na walang bossing, walang under, yung ganun, para mas smooth ang inyong pagsasama. Another one is, kailangan mong malaman na sa isang relasyon, hindi talaga nawawala yung mga challenges.
habang tumatagal kayo, tinetesting talaga ang inyong relasyon. Your love will be tested. Okay? So, maraming mga challenges kayong kakaharapin habang tumatagal kayo. Hindi talaga nawawala yan sa isang relasyon. Akala nyo ba yung marriage, sabi nila, is a bed of roses? Yes, yung honeymoon stage, naglalast lang yan ng months, for some, a year. And after that, you have to face the truth. You have to face the reality na meron at meron talaga kayong mga challenges na kailangan maranasan. Your love will be tested by the test of time na if talagang tunay siya, if talagang totoo siya, your love will stand until the end na pagdating ng panahon after all the challenges that you have faced, andyan at andyan pa rin kayong dalawa na magkasama. So you have to face the truth. Hindi yung konting problema lang, yung isa ay ayaw na, kasi nga, ay ganito pala. Tandaan natin, even roses have thorns. So pag sinabing, oh, bed of roses, no. Tandaan mo na, even roses have thorns. So meron at meron talagang challenges na darating sa buhay nyo na dalawa. Another one is, tandaan natin na yung marriage is, it involve risk. Meron talagang risko yan. Bakit? Kasi nga, hindi mo alam kung ano yung kahihinatnan ng marriage mo. You don't know what will happen in the future. O diba? What if yung isa sa inyo ay na-fall out of love, and then nagkaroon ng third party sa inyong relasyon, so anong gagawin nyo? Or another one is, what if yung wife mo hindi ka mabigyan ng anak? So ano yung gagawin mo? Yung mga ganun na mga risgo. Yung mawalan ka ng trabaho, suddenly nawalan ka ng trabaho at hindi ka ready, marami kang mga obligasyon since na marami kayong anak or marami kayong mga pinagagastusan. So ano yung gagawin mo sa inyong relasyon? So you have to face the truth na sa pag-asawa talagang merong risgo dyan. Merong risk dyan na involved. So kailangan mong i-handle pagdating ng panahon. Okay? And another one is, wag na wag mong i-compare ang inyong relationship na mag-asawa sa ibang couples or sa ibang marriages. It's because na bawat couples or bawat marriage ay may iba't ibang level. May iba't ibang level talaga yan. So, if sila okay na okay kayo, bakit ganito? Then you have to work it out. Pero never compare it to anyone else. Another one is, sabi ko nga kanina, marriage is not a contract. 1 year contract, 2 years contract, 3 years contract, na pagtapos nun ay pwede ka nang bumitaw. Rather, it involves a lifetime commitment. It involves, sabi nga ng iba, it is a lifetime contract. But I do understand, of course, as of today, case-to-case basis. Meron na kasing mga nangyayari na, di ba, may mga battered wife, and meron na silang mga laws na nagpo-protect din sa mga marriages or sa mga wives or sa mga husband, sa mga hindi na talaga magkakasundo. That's why lumabas yung mga annulment, lumabas yung mga ano pa nga yung iba, yung mga divorce. Pero sa mga sa original na konsepto talaga ng marriage is, it is a lifetime commitment. Kung hindi naman talaga malaki yung case na or problema, pwede naman talagang pag-usapan yan. You have to keep your marriage intact kasi nga that is your vow. Diba, nag-vow ka pa nung ikinasal ka, in richer or in poorer, in sickness or in health. Ano pa nga yung iba? Till death, do you part? Yung mga ganun. So, you have to work it out. Actually, guys, sa marriage, parang bangko din yan. Habang magkasama kayo, sa pagsisimula nyo pa lang, kailangan nyong mag-invest para pagdating ng mga challenges sa buhay nyo, meron kayong huhugutin. Andyan yung love, yung mga core values nyo. Kailangan nyong mag-invest. Kailangan nyong patatagin ang inyong relasyon. Kasi alam naman natin na darating at darating yung panahon na your love will be tested.
So, paano kayo mag-stand? Paano kayo huhugot dun kung wala kayong na-i-deposit? So, kaya ganyan minsan guys, merong mga couples na mas pinili na lang na maghiwalay rather than i-workout nila. Kasi sabi ng iba, wala na talagang chance. But, kahit na anong problema sa relasyon, if the two of you or dalawa kayo na you are still willing to work it out, kaya pa rin at kaya pa rin ma-mend yan. Okay? Kasi andyan yung love. Yung love in the first place, yan ang nag-glue sa inyong dalawa. Kung minsan kasi may mga cases lang na medyo natatabunan, lalo pa kung may mga maling nangyari or merong mga hindi magandang nangyari sa relasyon, pero yung love, andyan pa rin yan. Minsan, kailangan lang siyang i-ignite. Minsan, kailangan lang siyang i-work out. Yung relasyon natin bilang sa marriage, kailangan din yan kasi ng maintenance. Hindi lang basta na pag ikinasal kayo, ay ganun na lang yun. Pabayaan nyo lang. You have to maintain it in order for it to stand until the end. Ayun. So, yan lamang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Medyo ano yung aking throat. Kaya medyo ano yung aking pagsasalita. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you so much for your support as always. I hope na meron kayong natutunan sa lahat ng ating mga kaibigan dyan na gusto nang mag-asawa talaga. Kasi sinasabi na lalagay na ako sa tahimik. Salagay na yan. Hindi ko kayo tinitreaten, hindi ko kayo tinatakot, pero kayo nang mag-decide. O diba? Yan ang mga dapat yung i-expect. Or yan yung mga dapat aware kayo bago kayo pumasok sa ganitong klaseng sa marriage. It's because na hindi yan parang kanin na pwede mo siyang iluwa pag mainit. Or hindi yan parang damit na pwede mong palitan pag ayaw mo na. So maraming salamat sa inyong lahat guys. Thank you so much for your support. Wanderlust here. God bless you and be a blessing to others.